sa pagpapatuloy. O anak, ba't ganyan ka makareact? Kanino ba galing ang sulat? Pagtanong sa akin ni Papa nung mapansin niya ang naging reaction ko. Ah, sa boss ko lang po. Di ko lang in-expect na nagdadala pa pala sila ng sulat kapag na-hire sila. Pagsisinungaling ko sa kanila. O siya, sige po, panik muna ako sa taas para po makapagpahinga din muna. Paalam ko sa kanila bago tuluyang umakyat sa aking kwarto. At nang ako ay makapasok sa loob, ay dito ako napasapos sa aking ulo. Ano dapat kong gawin? Bulong ko sa sarili ko habang palakad-lakad sa loob at di mapakali. Ang sulat kasi ngayon ay galing kay Chari na pinadala sa aming bahay upang ipaalam sa akin na siya ay nasisante sa kadahilan ng inako niya ang lahat ng kasalanan para matuloy ang job interview ko. Kaya ito ako ngayon, nakakonsensya at walang kaide-ideya kung ano ang tamang gawin sa sitwasyon na ganito. Well, hindi ko naman kasi sinabi sa kanya na akuin niya yun, kaya binura ko na ito sa isipan ko at binalak na lang na personal sa kanyang magpasalamat at humingi ng tawad. Hanggang sa isang linggo na nga ang nakalipas mula nung nangyari ang insidenteng iyon, at ito ako ngayon nagsisimula ng pumasok sa trabaho na aking pinasok. Aaminin ko na may pagkamasungit talaga ang boss ko dito, lalo na yung isang perfectionist na bakla. Parang kasing lahat ng makita niyang pagkakamali, kahit sobrang minor lamang na pagkakamali, ay kanya agad napapansin. Siya nga din ang nagsabi sa akin na may rules dito na 3 major error and you will be gone. Kaya naman, dito ko napagtanto na maaaring nakatatlong major error si Chari. Kaya ito na si Sante. Kaya naman, isang araw, noong ako ay uuwi na, ay naisipan ko munang magtanong-tanong sa mga coworker ko kung alam ba nila kung saan na nagtatrabaho ngayon si Chari. Pero iisa lang ang lahat na naging sagot nila sa aking tanong. At iyon ay, hindi daw nila alam. Introvert daw kasi yung babaeng yun at wala man nang naging kaibigan kahit isa sa loob ng 3 months na pagtatrabaho niya dito. Kaya dahil sa sinabi nilang yun, ay unti-unti na ako nawala ng pag-asa na makikita siya muli sa personal. Hanggang sa bago ako umuwi ng bahay, ay naisipan ko munang dumaan sa isang convenience store upang makapag-merienda. At sa pagdaan ko ngayon, ay dito ko muling natagpuan ang babaeng nais ko makatagpo. Bale, 75 po, sir. Sabi ng cashier sa akin nung ilapag ko sa counter ang aking bibilhing merienda. Okay, mali pala nang nabili ko. Bulong ko pa sa sarili ko bago kumuha ng pera sa aking wallet. At nangiabot ko sa kanya ang bayad, lalo na nung siya ay nagpasalamat sa akin, ay dito ako nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Para kasing na-meet ko na yung taong ito, pero di ko lang malaman kung saan at kailan. Kaya naman, sa halip na ako ay umuwi na, ay naupo muna ako sa kainan dun para dun kainin ang merienda habang iniisip kung saan makita ang babaeng yun. May ugali kasi akong ganun na hanggat hindi ko naalala ang isang bagay ay hindi mo na ako aalis sa lugar na yun. Makalipas nga ang ilang minuto ay di ko pa din maalala kung saan ko nakita yun. Napapasuntok-suntok na nga ako sa sentido ko para lamang maalala ko kung sino ang babaeng iyon. Bakit pa kasi minsan napakahina ng memorya ko? Pinagtitinginan na nga ako ng ibang customer dito dahil sa ginagawa ko sa sarili ko. Kaya naman, nung naubos ko na ang merienda, ay naisipan ko na lumabas dito. At sa bahay na lang muling alalahanin. Napatingin pa nga ako sa cashier bago ako tuloy ang lumabas. At sa pagtingin ko ang ito sa kanya, ay bigla ko napasabi sa sarili ko na, Chari? Matapos kong makita ang ngiti ng babaeng iyon, nakahawig na kahawig sa ngiti ni Chari. Kaya naman, napagtensyonan ko na intayin ito mag-out.
para masigurado ko talaga kung si Chari ba ito o hindi. At kung ito man ay si Chari, ay ito na din siguro ang tamang pagkakataon para makapagpasalamat sa kanya ng personal. Ilang minuto lang naman ako naghintay sa labas ng store bago ko mapansin na pa-out na ito. Kaya nung lumabas na ito, ay pasimple ko siyang sinundan upang malaman ko kung saan nakatira ang babaeng iyon. Bahagya pa nga ako nagulat matapos itong pumasok sa isang computer shop. Kaya agad ko din ito sinundan sa loob at pagpasok na pagpasok ko pa lang dito ay isang patalim ang bumungad sa akin na hawak-hawak ng babae na aking sinusundan. "What do you want?" Seryosong sabi nito sa akin. "Hey, chill, chill, Chari!" Sagot ko na siya lalong kinainis nito. "Paano mo nalaman pangalan ko? Stalker ka! Sino ka ba? Ano kailangan mo sa akin?" Bulalas nito habang lalong tinutusok ang patalim sa akin. "Ako to si Drew. Ito yung sulat na pinadala mo, oh." Kabang-kaba kong sagot sa kanya. Nanginginig-nginig ko pang pinakita sa kanya ang papel na pinadala niya. Kinuha naman niya ito upang siguraduhin na nagsasabi ako ng totoo. "Sorry, ikaw pala yan. Ano ba kasi kailangan mo at bakit kailangan mo pa ako sundan-sundan? Pwede mo naman ako kausapin sa store kanina." Sabi niya sa akin. "Pwede pa pakialis muna sa harap ko yung patalim na hawak-hawak mo? Kanina pa ako nanginginig eh." Hehe. Eka ko sa kanya na siya namang kinatawa namin pareho bago niya ibaba ang hawak-hawak niyang patalim. At dito na nga nagsimula ang lahat. Sa gabi ng ngayon, amin ang nakilalang isa't isa. Dito na nga ako nakapagpasalamat sa kanya at nakahingi ng tawad. Okay lang naman daw sa kanya yun. At wala siya pinagsisisihan sa ginawa niyang pag-ako ng kasalanan na yun. Kaya sa pinapakita nga niyang ugaling yun, ay masasabi ko talaga na napakabait niyang tao. Kahit na ito ay isang introvert. Well, hindi ko na ipapahagi ang ilan sa mga napag-usapan namin dahil ito ay private na din. Ang pag-uusap nga namin ay tumagal na ng halos isang oras. Kaya naman nung napagtanto ko na lumalalim na ang gabi, ay nagpaalam na ako sa kanya. Sinamahan pa ako nito maglakad hanggang labasan. "Siya nga pala, saan ka ba nakatira?" Tanong ko sa kanya habang kami ay naglalakad. "Doon," sabay turo sa computer shop kung saan kami nang galing. Ang computer shop nga ngayon ang siyang naging second home ko nung high school pa lang ako. Pero di ko na ito pinanggit sa kanya. "O siya, bye na. Hanggang sa susunod na pagkikita na lang natin." Paalam ko sa kanya. Pero bago ako umalis, ay ipinigay ko sa kanya ang aking number at sinabing, "Number ko, oh." Sabay takbo ng mabilis. At nung gabi ngang yun, ay nakatanggap ako ng isang mensahe mula kay Chari. Ang simpleng usapan nga lang sa text ay umabot na sa pagiging mag-MU. Isa din sa naging dahilan kung bakit kami madaling nahulog sa isa't isa ay dahil sa pareho kami ng hilig sa buhay. Lalong-lalo na ang paglalaro ng video games. Kaya naman, dito ay napasabi ako sa sarili ko na madali ko lang siya maliligawan. Ngunit, nagkakamali pala ako. Dahil habang tumatagal siguro after 2 months, mula nang kami ay naging magka-MU ni Chari, ay nadalas na ang paglilihim ko sa kanya. May mga time kasi na tinatamad na ako pumasok sa trabaho sa kadahilan ng ako'y madalas sungitan ng baklang boss ko. Kaya may pagkakataon na umaabsent-absent na ako sa trabaho hanggang sa nagdesisyon na ako na mag-resign na dahil pagod na din naman ako. Nung sinabi ko naman ito sa aking magulang ay hindi naman sila nagalit. At sa halip ay pinayuhan lang nila ako na maghanap lang daw ulit ako ng bagong trabaho. Saka ang piliin ko daw na trabaho ay yung magiging komportable ako. Kaya naman sigurado ako walang naging problema sa parents ko ang naging desisyon kong yun. Ngunit, iba ang naging outcome nito kay Chari.
Pinag-awayan pa nga namin ito at nagsimula na ang sumbatan. Eh, saan mo balak magtrabaho ngayon? Tanong niya sa akin nung kami ay kalmado na pareho. May halong dismaya sa tono ng pananalita niya. Ewan, hindi ko din alam. Baka mag-focus na lang ako sa pagsali sa mga online tournament, sa mga mobile at PC games. Sagot ko sa kanya. Napansin ko naman na napasara ang kamao nito dahil sa sinabi kong yun. Ah, gusto mo ba maging pro player? Okay. Bibigay ko yan sa'yo. Saan ka mo? Dito sa relasyon natin. Direktang sinabi niya sa akin bago ako nito pagsaraduhan ng pinto. Magiging pro player sa relasyon namin? Paano yun? Gulong-gulo ko pang tanong sa sarili ko. Paano nga ba magiging player sa isang relasyon? Tanong na bumabagabag sa isipan ko ng mga panahong yun. Maaaring iniisip niyo din kung paano yun. Kaya ito ay aking ibabahagi sa huling bahagi ng kwentong ito. Nagmamahal? True.